that allow only less than 2%. This means that for every 100 person tested for COVID-19, only a maximum of 2 people turn out to be positive. Yung bakuna, nakita naman ninyo, we were able to administer 10.2 million doses throughout the country from November 29 to December 3, which is a huge achievement in our fight against COVID-19. I'd like to thank the doctors, the volunteers and all for of course, Secretary Duque and Secretary Galvez. I thank you for in behalf of the Filipino people. We will have a second round of Bayanihan Bakunahan from December 15 to 17. I hope that you'll have the same success. But this time lesser because parang naubos na natin ang Filipino sa yung what counts. What counts? Sa bakuna. Kaya medyo there's a slowdown of COVID-19. We will allow the face-to-face classes in NCR. Because these are all experimental and pilot projects. Doon muna titingnan natin kasi nandoon lahat yung resources ng government and yung mga official nandoon at makita kagad that they can keep posted on what is happening. Today, December, total of 28 schools in Metro Manila have started to conduct limited face-to-face classes, but under strict health and safety protocols. This include 2 schools each of the cities of Caloocan, Las Piñas, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasig, Quezon City, Taguig, Valenzuela, and 1 school each for the cities of Makati, Malabon, Pasay, and Satuan. I'm glad that they have thought of this just dahan-dahan lang. Huwag siya was masyadong mabilis. Kasi just the better part of prudence. The Philippines is expected to be strong economy in ASEAN by 2022 according to Goldman Sachs, a global investment banking firm. That remains to be seen. We still have to worry about the coming Omicron and how it would impact on the population of the Philippines. But the confidence at least is there. And but then Billy stopped believing. It more than 7%. Sana. Kung pagano ang syala. This will be a good Christmas for everybody. This will be a long night, Father, if you can bear with us. Because dito marami ang requirement ng cabinet for each of the cabinet members to make a report. Minsan wala sila, minsan meron. So I'd start at this point with Secretary Galvez to present the accomplishment of the OPAPP. Secretary Galvez, it's your turn to... Magandang gabi, mahal na Pangulo, Nirmal Bongo,
ang ating wala iya sa Salvador Nagyerdea, mga piling na kabinete. Masaya akong babalita sa inyo ang ating mga nakamit na prosesong pangkabayapaan sa ilalim ng inyong administrasyon. Kasama ko sa accomplishment na ito ay aming strong collaboration bilang the DND, NDAP, the DILG, and the PNP, and also OCAP is working under Secretary Lorenzana and Secretary Anyo pertaining our Security and Justice Peace and Cluster Council, and with other also with other development agencies. Next slide, please. Sa inyong pag-upo, Mr. President, inyo pong idiniklara na inyong administrasyon ay nangangapong patupad ang lahat ng signed peace agreements in step with constitutional and legal reforms. Ang presentation po namin ngayon ay aming pagtupad sa inyong guidance and inyong directive. Next slide, please. Kasunod sa direktibang ito, tayo ay bumuo ng 6-point peace and development agenda na kumakatawan sa mga major peace and development programs na simula noong 2016 ay ating pinatupad. Ito ay ang Program 1 ng GPH MILF Peace Process, Program 2, GPH MILF 1996 Final Peace Agreement, Program 3, Pool of Nations Approach or EO-17 MPFLK Localized Peace Engagement, Program 4, Closure Agreements of the RPA-ABB, Kapatiran, and also the CPLA, the Cordillera Party, Cordillera People's Liberation Army. Number 5, Social Healing and Peace Building. And number 6, Pamana and Other Socio-Economic Intervention. Next slide, please. Ang unang peace agenda, yung peace process sa MILF. Isa sa priority agenda ng administrasyon ang makabuluhan, pagpapatupad ng Comprehensive Agreement sa Bansa Moro or CAM. Isinulong ng inyong administrasyon. Ang unang peace agenda, yung peace process sa MILF. Isa sa priority agenda ng administrasyon ang makabuluhang pagpapatupad ng Comprehensive Agreement sa Bansa Moro or CAM. Isinulong ng inyong administrasyon ang pagpatipika ng Bansa Moro Organic Law na nagbigay ng daan pagpatupad ng BARM at ng Bansa Moro Transition Authority. Tinipad niyo po ang pagpapalapit sa transition period na Bansa Moro na mahalaga sa implementasyon po ng Comprehensive Agreement of Bansa Moro. Next slide, please. Sa ilalim naman ng normalization track ay tuloy-tuloy ang pagbabagong buhay ng ating mga rebelde. Naging matagumpay ang decommissioning na mahigit na 12,000 MILF combatants noong 2019. At kasalukuyang pang isasagawa ang third phase ng decommissioning ng peace process ang pag-decommission naman ng additional 14,000 MILF combatants. So nakita niyo po sir yung lahat ng mga ating mga previous slide please. Yung ating mga weapons, ito po yung nakita niyo po na mga RPG, mga more or less 600 po yan. Katumpas po yan, isang tankit kung magkasama po, paano po natin. So kung makikita po natin talaga ang malalaki na armas, mga machine gun at saka yung mortars ay naibaba po natin noong 2019 ng unang pagbugtot ng decommissioning. Next slide please. Kasabay nito ay po pang programa ng normalization tulad ng pagtatag ng Joint Peace and Security Teams na binubuo ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, PNP at MILF na dating makatunggali, ngayon ay natutulungan upang mapanatili ang kabayapaan at siguridad ng Bansa Moro. Sa pag-activate ng National Task Force, next slide please, for the Disbandment of PACS, pamumuno ni Secretary Anyo ay patuloy din ang pagpagtulungan ng pamahalaang nasyonal at mga LGUs ng BARM upang makontrol ang pagdami ng mga illegal na armas at ang pagbuwag ng mga pribadong armadong grupo. 16 na grupo na ang nabuwag sa BARM at Region 12 at meron po tayong nakuha na more or less 85 firearms at 90 members. Next slide please. At bilang sa pagsuporta ng pamahalaan sa tuloy-tuloy na pagbabagong buhay ng decommission combatants,
ay pinakalooban sila ng transitional cash assistance na nakakahalaga na mahigit na 1.2 billion pesos at mga social assistance packages na social services na nakakahalaga na mahigit na 2.5 billion pesos. Next slide please. Samantala habang binubuo ang Camp Transformation Plan kasama ng mga MILF Best Commanders at Community Leaders ay nagpapatupad ng iba't ibang proyekto sa mga pilot MILF camps. Asyon. Next slide please. Malinaw na patunay ng tagumpay ng prosesong pagpapayapaan at transformation ng dating rebelde at kanilang mga komunidad. Sa larawan ito, nakikita ang ilan sa mga MILF commanders na ngayon ay nagsisilbi na bilang members ng PTA at makikilaw sa pagtataguyod ng kapayapaan at tolerant ng Bansamoro. So kung makita natin po si Commander Bravo, hindi po doon malapad na maraming armas at 100 po ang kanyang escort. Ngayon po ay nakatsaleko na lang po at kasama po ng PTA. Actually, sir, kung makita natin si Bravo, nung dati sir, ano yan, hindi sila nakikita ng governor o narong Radical Norte, si Mang Imelda, kung makita niyo po nung dati. Ngayon po, makaibigan na public sila dahil magkamag-anak pala sila ng kanyang mga magulang, magkakamag-anak po. Dahil di sa tagumpay sa prosesong pagpapayapaan, may ikaya ang mga ibang grupo na katulad ng BIFF, Maute, Multicrute at ASG na sumuko at talikuran ang karahasan. So yung pang-lahat-lahat po na ginagawa ng APPP at saka OPA ay pagka magkaroon po ng mga tinatawag nating mass surrenders. Isagin sa pinakamaking tagumpay na nakamit sa ilalim ng prosesong pagkabayapaan ay ang muling pagkuha ng tiwala at pakipagtumulan tulungan ng Moro National Liberation Corps upang ganap ng may sa katuparan ang nanapagkasunduan sa 1996 Final Peace Agreement. Nagkipat po tayo ng dalawang makahiwalay na GPS-MNLF Peace Coordinating Committees para sa mga grupo na nasa ilalim ng Chairman Nur Miswari at Muslim Ansema. Ang mga committees na ito ang siyang kaplano ng implementasyon ng mga nakipinagkasunduan sa ilalim ng Final Peace Agreement sa tulong po ng OIC. Next slide please. Bilang tungkol sa mga gaps sa implementasyon ng 1996 Final Peace Agreement, kasalukuyang binubuo ng transformation program para sa MLF, magsasagawa ng validation at saka verification at profiling ng MLF combatants at ang pagtatag ng security mechanism para sa security component ng MLF transformation program. Dahil sa nabuong partnership sa MLF, nakipagtulungan ang grupo ni MLF Chairman Nur Miswari upang magpagkitaan sa ibang mga leaders na Abusea na pumunta na po sa ating matahimik pamumuhay. Ito ay patunay ng sikap ng gobyerno at ng MLF na makamit ang kapayapaan na matagal nang maila sa Sulu. Tumutulong po ang ating MLF sa Sulu, Mr. President, na doon po narinig niyo po yung mag-asawang foreign British nationals dahil sa negotiation po ni Chairman Miswari. Next slide please. Bilang pagsuporta sa MTF-LCAP, puspusan ang ating pagsasagawa ng mga localized peace engagement kasama ng DILG sa aming co-chair sa LPE cluster. So, ang magitan ng community consultation at local peace dialogues ng mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group. Sa pagtulungan ng OPAT at Davao del Norte Provincial Government, ay naitayo ang isang peace village sa Talaingot, Davao del Norte. Para sa 125 na indigenous people families mula sa Haran ang naging biktima ng karahasan dulot ng mga terorista. Next slide please. Bilang port sa Region 3, ating inatugunan ang Communist Insurgency sa pamagitan ng Whole of Nation approach. Sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, ay nabuwag po natin ang dalawang larangan ng guerrilla doon po sa Central Luzon at dineklaraling personal ng grata ng lahat ng LGUs Central Luzon ang mga Communist Terrorist Group. Samantalang ang mga supporters ng mga grupong Berbera, Katamay, Farmers Group ay tumalito na rin po sa Communist Terrorist Group. Patuloy naman ang ating suporta upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa recruitment
pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga former rebels at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Pag-program 4 sa RPA-ADB Peace Process, ito po yung ito po matatandaan nito na ito po yung nakausap nito na babae na sa Rotobi, Mr. Tabara, na sila po ay nag-mingi ng patupanan po sa 19 years na napag-ano po natin. At dahil na po nakita natin na mula noon, nag-usap po kayo, nagkaroon na po tayo ng mga proseso na para po sa kanila. Sa pamagitan ng 3-year normalization program para sa RPA, na ngayon ay tinatawag ng kapatiran. Ang mga 727 membro ay nagdaan sa decommissioning process. Sa ilalim ng programa, sila ay nabigyan ng tulong na pagtabuhayan, health insurance at iba-ibang mga pagsasanay. Karamihan nga na rin po dito sa handa ay listed na po sa EDP at iba po ay kasabi na po sa CAPU at the same time mga iba po nasa forest guards na po. Mahal na Pangulo, katulad ng ginawa para sa kapatiran, tayo ay napatapatid ng isang 5-year normalization program para sa mga miyembro ng Cordillera Bundong Administration, Cordillera People's Liberation Army, or CPA-CPLA. Kasama dito ang pagdekomisyon ng 1,558 members ng CPLA at ang pagsira ng 339 na mga marit na naisurrender. Layunin ang programa ito, napataasin ang atas ng kabuhayan ng mga miyembro ng CDA-CPLA sa pagitan ng patakaloob ng social protection packages, trabaho at kabuhayan. At sa gawa rin ng mga programa para sa kababaihan at kabataan ng miyembro ng CPLA at patuloy sa pagsulong ng tunay ng autonomiya ng Cordillera. Meron din po ng 15 officers, 670 enlisted personnel, and craft goods na na-endorse ko sa AAP at naka-integrate ko sa ating armed forces. At meron po tayo 508 members na employed sa Martay Dubar, doon po sa BNR. Next slide, please. On Program 5, on the SHIELD Program, Mr. President, layan naman ng Social Healing and Peace Building o SHIELD Program ng OPA, ang pagtaguyod ng kultura ng kapayapaan, supuin ang violent extremism, at pagsuporta sa rehabilitasyon ng marami. Nakatuon ang SHIELD sa mga vulnerable groups katulad ng kababaihan, kabataan, at indigenous people sa pagkita ng pag-mainstream sa National Action Plan on Women, Peace and Security, pagbuo ng National Action Plan on Youth, Peace and Security, at pagsagawa ng peacebuilding project na ayon sa Human Fraternity Document na nilagdaan ng Santo Papa at ng Grand Imam of Al-Azhar Al-Hamid Al-Tayyib ng Cairo. At pagbunggita naman ng pamanang program na pagkalooban natin at ibang-ibang social economic services, ang manat na pagkakahalaga na naibig na 55.1 billion sa umidad ng apekto ng armadong kabuluhan, katulad ng Farm and Market Group, Water System, and Livelihood and Livelihood Project. So ito po nakita niyo po sir si Ma'am Angel, yung kasama ko po ng isang road project sa Busan de Norte. Sa kabuhan, naigit na lang 2,400 community leader development projects at 1,300 sustainable livelihood projects ang naipatupad ng pamanap program. Next slide please. Kasama dito ang mga proyekto na katulad ng farm to market roads, agriculture infrastructure, water projects, livelihood assistance, at loka. Mr. President, tulong ng pamana ay nagpagbigay tayo ng ginhawa at karagdagang oportunidad sa mga residente ng beneficial communities. Isa po dito po yung ating pinatawag na ating 156 road project, which is 144 completed with 257 kilometers already completed, including 12 regions with 257 meters wide and long. Next slide. Nakikisip
isang otak sa pagtataguyo ng isang pamunuan, maasahan at may pananagutan. Mga prinsipyong sinurno ng administrasyon, Duterte. Mr. President, nagsagawa tayo ng masusing investigasyon sa OPAT at siniguro ang aralang aksyon laban sa ating mga opisyal at empleyadong masangkot sa mga kama at dumalian babae. Bunga ng pagbubuti ng OPAT against corruption, binawalan nito ng Commission of Audit ng unqualified opinion dahil sa maayos na presentasyon ng aming mga financial statement. Ito po yung pinakamahayos na qualification ng gabagay ni Pico. Ang sakit, hindi naman ito naging hadlang upang ang pag-asa niya sa buhay ay mo. Hindi po ng COVID. Dahil it's corporate mental. Nabigyan din ang OPAT ng Performance Governance System Initiated Status with a Gold Trailblazer Award ng Institute for Solidarity in Asia. Dahil sa nagpapitang kapasidad na i-operationalize ang public governance system. Next slide, please. Mr. President, upang mas lalong mapabuti ang aming servisyo, kasalukuyang magdaraan ito sa performance governance system for climate stage, gayon din ang quality management system or ISO certification. Nakapagpapasang information system strategic plan 2019-2023 sa naprobado na mag-keep at nagbubuti ng aming business policies, protocols, and processes based on the directive. Sa naprobado na mag-keep at nagbubuti ng aming business policies, protocols, and processes based on the directive on ARTA and against Duterte. Ang lahat ng ito ay sa paghahanda ng transformation ng OPAP para maging Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity sa pamamagitan ng proposed Executive Order on OPAP Rules. Next slide, please. Bilang tugon sa programa ng pamahalaan laban sa COVID-19, kabilang ang OPAP na tumutulong sa National Task Force Against COVID-19 at National COVID-19 Vaccination Program. Mr. President, in a nutshell, your leadership has inspired us and enabled us to achieve these milestones. Since 2017, the country's peace process helped establish a stability in domestic peace and order situation. Despite the challenges brought about by the pandemic, the peace process in the country continues to be implemented. The implementation of the peace agreement is transforming former combatants and their families into peaceful and productive individuals and conflict affected communities to peaceful, developed, and resilient communities. And the Duterte administration established a strong foundation in implementation of the signed peace agreement for the next administration to build upon and sustain the gains of peace, particularly in Mindanao. Mahal na Pangulo, nangangako po ang OPAP na patuloy nitong itataguyod ang kapayapaan, pag-uunawaan at pagkakaisa. Sisiguruhin namin po ang lahat na napakaloob na pagsuntuhang pangkapayapaan ay may sa kapatuparan. And Mr. President, yung challenges po kanina ay isasolve po natin yon because pupunta ko akong bukas sa Cotabato ang dalawang araw at aayusin natin yung grant para maging matahimik po ang eleksyon sa susunod na eleksyon next year. So that's my commitment, Mr. President, that I will do my best at isasolve namin po ang problema sa ground with the help of Secretary Delfin Rosana and Secretary Ana. Thank you, Mr. President. Salamat, Secretary Galvez. Let me introduce you to Father Austriaco. Father, si Secretary Galvez was the commander noon sa Marawi. Right after the Marawi siege, I got him into the cabinet as one of the many military members. Here with us is Secretary Lorenzana, who's the DND and the DILG, si Secretary Anyo. All excellent government workers and true gentlemen. Out of respect for the
the time of Father Austriaco. Unahin ka lang namin, Father, kasi matagal to. Because every cabinet member is going to, we don't want to detain you more than the necessary talkatis na ano. Mahaba kasi kung iba, malayo ka pa. Unahin ka na namin. So we will listen to you, the Omicron variant of SARS, COVID-V2, because that has been the scare of the nation until now. Father, kindly educate us about the Omicron variant and so that we would know. Thank you, po, Mr. President. And I'm a Filipino Catholic, a priest scientist, and I'm speaking to you from the United States. So this evening, I've been asked to brief you, po, on the Omicron variant of SARS-CoV-2, and I would like to highlight some of the most recent clinical data that we have obtained from South Africa. So the next slide, please. I would like to begin by just giving you a perspective on the current assessment on the COVID-19 pandemic in the Philippines. I am a molecular biologist, so I would like to give you a sense of my perception of the pandemic. Next slide, please. As you pointed out at the beginning of the cabinet meeting,